Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Bukod na pinagpala sa babaing lahat, patuloy na bumubuhos ang pagpapala o kaloob ng Diyos sa ating buhay. Kinakailangan lamang natin na maging sensitibo upang makita ang mga ito. Sa Ebanghelyo, pinagbulay-bulay ni Maria ang mga kagilagilalas na kwento na narinig niya mula sa mga pastol. Ang pagpapahayag ng anghel ukol sa mabuting balita ng kagalakan, ang pagsilang ng Kristo at ang mga binanggit ng tanda ukol sa sanggol. Marahil, hindi na ito nakabibigla kay Maria sapagkat sariwa pa sa kanyang isip ang pagbisita ng anghel ng Panginoon 9 buwan na ang nakalilipas. Hindi lamang mga pastol ang dumalaw sa sabsaban. Nasasaadiin sa Ebanghelyo ni Mateo ang pagdalaw ng mga pantas. Sabi ni San Agustin, ang mga pastol ay mga Israelita, ang mga pantas, mga hintil. Ang una ay naninirahan sa malapit, ang pangalawa ay mula sa malayong lupain. Subalit pareho silang dumating sa panukalang bato, ang Kristo. Sa lahat ng makaranasan na ito, katahimikan at pagninilay ang naging tugon ni Maria. Ito rin ang paanyaya para sa atin ngayon, ang makita ang patuloy na pagdaloy ng biyaya ng Diyos na palagi ang tahimik na dumarating sa atin, ngunit nagliliwanag na siya nga ang ningning ng luwalhati ng Diyos. Paano natin ito makikita? Una, dapat nating tandaan na tayo ay pagpapala para sa isa't isa. Ayon kay San Pablo, pinagkalooban tayo ng Diyos ng Espiritu ng Kanyang Anak upang hindi na tayo tawaging alipin, kundi anak. Hindi ka na alipin, kundi anak sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga narinig ni Maria mula sa mga pastol, hindi lamang niya napatunayan na ang kanyang sanggol na isinilang ay ang anak ng Diyos. Nabati din niya na naging posible ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagbibigay ng sarili para sa katuparan ng plano ng Diyos. Hindi natin lubusang mauunawaan ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa ating buhay kung hindi natin unang makikilala na tayo ay daluyan din ng kanyang pagpapala. Pangalawa, patuloy nating masasaksihan ang biyaya ng Diyos sa pagkakaroon ng pusong nagpapasalamat wina. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na matapos dumalaw at
magsalaysay ang mga pastol, umalis silang nagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nasaksihan. Ngunit matapos ang mga kaganapan na ito, tahimik na ang banal na kasulatan hinggil sa kanila. Nakalimot ba sila? Nabago ba ang buhay nila? Hindi natin masasabi. Ngunit mayroong isang saksi na laging tigib ang puso ng pasasalamat na tanim sa kanyang puso ang lahat ng mga pangyayari ito ukol sa pagsilang Jesus. Siya si Maria na ang buong buhay ay palaging umaawit. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.